Hi. Magandang araw sa inyong lahat, mga batang Maynila. Ito po ang inyong lingkod, Isko Moreno, on my fifth day sa pag-ikot-ikot. Galing po tayo ng Australia on our first 2 days. Tingnan natin sa Sydney kasi meron akong gustong kopyahin doon na maaaring pwedeng magawa sa Maynila. Particularly doon sa may Pasig River area. I saw it about more than 10 years ago. But I want to see it again. Then after that, we went to Queenstown, New Zealand. Nandito po tayo ngayon. So this is my fifth day. And the day after tomorrow, makikita ko na po kayo. Namimiss ko na kayo. Masyado malamig. Kanina ho, 9 degrees. Tapos last night, I think umabot pa ng 1 degree. No? 1 degree. Yan. Kamusta po? Welcome po sa our weekly capital report. Ito pong ginagawa natin na ito ay mga bagay na pagre-report o pag-uulat sa bayan, no? Kung ano ang nangyayari sa lungsod ng Maynila o nangyari sa lungsod ng Maynila sa loob ng isang linggo. Ito po ay lingguhang pagre-report sa inyo, mga kababayan. Sa ganitong paraan man lamang ay ma-update namin kayo sa mga kaganapan, development, o yung mga day-to-day activities, lalo na particular ako sa mga criminal elements. O yung mga mapang-abuso o mapagsamantala. O, importanteng malaman nyo na ito'y sinusupil ng pamahalang lungsod ng Maynila. Katulog na lang natin dyan si General Danau ng Manila Police District at mga officers ng Manila Police District at lahat ng kapulisyan at ating mga kawani sa pamahalaan. No? Una, noong August 25, tayo po, bago po ko umalis, nakausap ko po si Director Layos ng Manila Youth Bureau. At sinabi ko sa kanya, sabi ko, Alex, kung po pwede, pakiusapan mo na yung ating mga SK chairman at saka mga SK kagawad. Total, halal din naman sila ng bayan, na kung po pwede, kung maaari, makiisa na sila sa paglilinis ng Maynila. Dahil po doon, nagkaroon po ng simultaneous na paglilinis ang kabataang Manileño sa buong Maynila. No? Kaya maraming salamat po sa ating mga SK sa Manila. SK Chairman, SK Kagawad. No? Simultaneous po ito, mga kababayan. At pinalis na rin natin yung mga, may mga stagnant water. Kasi nga baka mamaya lumaganap naman yung sakit na dengue. No, ito yung mga maliliit na kaparaanan na maaaring maging partisipasyon ng ating mga sanggunian kabataan. Kaya keep it up. I hope this will not be the last. This could be a weekly event for our SK chairman. Di baling wala ho tayong pondo, pero malakas naman ang pangangatawan natin at siguro makakairam naman tayo ng mga gamit at nandiyan naman ang City of Manila in our own little way. O kung kinakailangan yung mga gamit sa panglinis, andyan po si Engineer Andres, si Director Kenneth Amurao ng DPS. Kaya sa Manila Youth Bureau, kay Director Alex Layos, maraming salamat sa iyo, sa lahat ng SK Chairman ng Manila, SK Kagawad ng Manila. Maraming salamat sa kabataan ng lungsod ng Maynila. Okay. Nung August 26, ito po, ayan ha. O kayong mga Banyaga na nanonood. Katulad ko ngayon, Banyaga ako dito sa lugar na ito. No? Dito po sa New Zealand. O eh, bakit po tayong mga Pilipino? Sumusunod sa mga alituntuning pinatutupad. No? Dito sa bansang ito. O, pansamantalang
panirahan ng ating mga OFW. Pero itong mga banyagan na ito, kapag bumibisita sa bayan natin, lalo na sa lungsod ng Maynila, eh, kundi magulo, maoy. Kapag nalalasing, kala mo, como superpower yung kanilang bansa, kala nila superpower na rin sila. Huwag kayong mga Chinese, ha? Hindi ko kayo nilalahat. O, pero, hindi kayo allowed gumawa ng mga illegal activities na sa lungsod ng Maynila. Eh, birihin ninyo, inaresto natin itong dalawang Chinese national ng bastos ng mga pulis. O, matapos sila, birihin nyo, simple lang, ha? Overspeeding. O, tapos, walang lisensya. Yeah? Pasok. O, tapos, nakainom. O, di ba? Unang-una, bakit kayo nagkalisensya? Kung kayo'y banyaga. Ngayon, tingnan nyo, LTO. Tingnan nyo yung mga binibigyan nyo ng lisensya. Oh, ayan, oh, Chinese national. Nagdadrive sa bansa natin. Oh, lasing. Oh, eh, paano kung tinoyo yan? Oh, nang harabas ng mga tao. Oh. Kaya tinatawagan ko rin ng LTO, alinisin ninyo yung inyong mga pagbibigay ng lisensya. Birin nyo, Chinese national. Oo. Hindi ko alam kung yan, immigrant ba yan sa Pilipinas? Oo. Pero hindi po pwede yan. Oo. Hindi lang po yan sa Chinese national, sa lahat po ng national na dumadako sa lungsod ng Maynila. Welcome kayo. Mapipilitin namin maging mapanatiling maayos, panatag at ligtas kayo habang nasa lungsod ng Maynila kung kayo namamasyal. Kung kayo nagtatrabaho, legally, okay rin. O, pero sumunod kayo sa alituntunin pinatutupad ng bansa namin. No. May batas ang bansa namin. At sa lungsod ng Maynila, may gobyerno po. Kung nagagawa nyo yan sa ibang syudad, bahala kayo. Pero sa Maynila, huwag nyong gagawin yan. O, kakastiguhin mo namin kayo. Walang superpower na bansa sa amin. Basta ho kami, susundin namin. Yung kung ano yung pinatutupad namin sa mga kababayan namin, eh dapat ipatupad din sa mga banyagang dumadako sa lungsod ng Maynila. Kaya kayo mga national, mga foreign national na dumadako sa Maynila, eh, welcome kayo, pero kailangan sumunod kayo. Katulad yung nahuli ko na ni Nigarilio doon sa club, sa labas ng Malate, ng club sa Malate. Oh, Bruno, itapong pa ba naman sa harapan ko yung upos? Ay, yung bat? Eh, dito nga ho eh. Oh, ako po, eh, naninigarilyo po ko. Hindi naman po kay Layan. Pero yung cigarette butt ko, meron ho silang lagayan. Oh, halos every poste. O, doon namin nilalagay. Nakikita ko rin ibang banyaga. Sumusunod. Kaya, yun po, inaresto po natin yan. Kaya, tingnan nyo, kumabasa nyo maigi yung pangalan nila. Sana po, kaya ako nananawagan lang. Kung kami nagpapatupad sa kapwa namin Pilipino, ganun din ho sa mga banyaga. Sa pangkalahatan. Mga last dos ng August 26, maraming salamat kay Vice Mayor Hany Lacuna. Ako po'y nakisuyo sa kanya na kung po pwede, dala ng ako nga po ay nag-leave. Pansamantala. Siya po ang umaten doon sa replaying sa Andres Bonifacio Monument. Dahil po, ayan po'y sa tutuban. No? National Heroes Day. No? Sa pag-celebrate ng National Heroes Day. Sa mga kabataan na nanonood, sana, totoo, may internet, o sana may mga bagong teknolohiya, totoo yan, pero sana wag natin kakalimutan kung saan tayo nanggaling at kung ano tayo bilang isang Pilipino. Itong pagse-celebrate ng ganitong mga araw ay pagpapaalala sa ating mga kabataan na yung tinatamasan nating ginawa ngayon o kalayaan at the very least ay dala ng mga pagbubuhis ng buhay ng ating mga bayani. O sana po manatili yan sa ating kaisipan. Kaya mga paggalang sa estatwa, oo, no? Ay huwag niyong kakalimutan. Tayo naman sa maliit nating kaparaanan, lilinisin po natin yung mga dugyot, libaging estatwa, madudumi, tinatambakan ng basura, tinutulugan, meron pa nga eh. Barangay chairman eh. Nilagyan pa ng bodega sa likod ng estatwa eh. No? Pero nalinis na po yun. No? Kaya sana po, laging sana National Heroes Day, yung sense of nationalism, sana laging umiral sa ating mga kabataan. No? Paalala ko lang, narinig nyo na to sa eskwelahan,
O sabi ni Rizal, o nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya kung ano tinanim natin ngayon, siyang aanihin ng mga susunod nating salinlay. At alas tres ng hapon, no, ako po, bago umalis, ha, nagbigay ako ng direktiba. May kape, ng Starbucks. Ito po yung kape nila rito. Patagonia. Tama ba? Pinatago niya. Patagonia. Pinatago niya. Ayan po. Ayan, kape dito. Nagbigay ako ng direktiba. No, kasi oh, naalala nyo, meron tayong laban sa mga kampanya laban sa ano sa bocha, no? Sabi ko, napapansin ko, bakit teka? Bakit puro tindahan sa palengke lang ang nahuhuli may bocha? Kaya may bit ng direktiba kong pinirmahan bago ko umalis. Na galugurin, hanapin itong mga itinitindang ipinagbabawal ng estado. No, na mga karne na galing ng China, no, na may nahuhuli rin tayo sa mga tindahan. O, sabi ko, doon sa direktiba ko, lahat ng tindahan na mahuhulihan ng illegal na karne na itinitinda sa Maynila, frozen, yan ay dapat isara yung may tindahan na yan. Damay-damay na pati iba niyang tinitindang legal. Kung meron siyang legal na tinitinda at nagtitinda siya ng illegal, ay dapat pati tindahan niya, isara na. O, yan po, may pit natin direktiba. Bakit po? Eh, unang-una, eh, bakit po ba illegal? Kasi dapat may base yan, bakit illegal? Ibig sabihin, sila ho'y walang permiso na i-import itong mga produkto na ito. O, pag wala kang permiso, ibig sabihin ng estado, yan hindi ligtas, hindi malinis, at maaaring posibleng may sakit yung mga karni niyan. Kaya yan ipinagbabawal sa ating bansa. Oh, kaya bagay na, yan, yung pangangalaga ng estado ay sinusunod ng mga local government unit na katulad namin bilang isang local government unit na siyudad ng Maynila. Oh, ayoko na may magkakasakit ng mga tagalungsod ng Maynila dahil sa mga karning itong pinagbabawal na dapat hindi itinitinda sa mga groceries kung saan man. Whether sa palengke o sa groceries. Kaya po, sa awa ng Diyos, no? Sa awa ng Diyos, dahil sa ating Dr. Santos, sa tulong ng NMIS, no? National Meat Inspection, ng Department of Agriculture, maraming salamat sa inyo. Alam nyo ba mga kababayan, 15 tons. Lumalabas po yan, 15,000 kilo na pinagbabawal na karne. Tingnan po ninyo yung video ni Vice Mayor Hangin Lacuna. Tingnan nyo. Kompleto. Naka-freezer. Pero tingnan nyo, mapanloko talaga eh. Tingnan nyo saan nila inilagay. No. Sa isang bulok na bahay. Yung bahay, bulok. Pero yung pagpasok mo sa loob ng bahay, well-organized. May freezer. Imagine nyo po yan. No. 15 tons worth 20 million pesos ipakakain natin sa mga tagalungsod ng Maynila. Tanong, makatwiran ba yon? Hindi po. Bakit? Eko yun nga maliliit na tindahan, hinuhuli natin dahil hindi dumaan sa tamang inspeksyon. Ito pa kaya mga smuggled na karne na ipinagbabawal ng estado, ha? Hindi po ako. Ang nagbabawal po dyan, estado. Sa ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pinag-iingat yung bansa natin. Kaya yung mga item na yan, hindi binigyan ng permiso na dalhin sa Pilipinas. Pero, ganun pa man, itong mga lokong ito, as usual, pasensya na kayo, mga Chinese. Hindi ko naman kayo nilalat, pero kayo na naman ho dito ang bida. Every nyo, kayo lang naman may gawa nito eh. Tingnan niyo po ninyo yung video. Talaga nang humuhunan. Mali po yan. Hindi po namin kayo pinagbabawalan na maghanap buhay sa lungsod ng Manila. Pero pwede po kayong maging legal. Wag po kayo pumasok sa illegal. Pag hindi pinapayagan ng Estado,
O, huwag niyang dadalhin dito sa bansa natin. Kasi, eh, delikado ho yan eh. Pagkain ho yan. Kakanin ng tao. O, paano natin masasabing ligtas yan? Hindi yan sertipikado. O, kaya po, babala pa po sana ito sa lahat ng mga maninindahan, ha? Lalo na partikular sa Binondo. O lahat ng tindahan sa Binondo, ha, pinananawagan ko po. Itinda nyo lahat ng karne. Itinda nyo lahat ng pagkain, ng goods. Wala akong problema. Welcome kayo sa Meril. Pero pagka illegal, huwag po ninyong isasama ang mga illegal na produkto sa legal na produkto dahil madadamay po yung buong tindahan ninyo. Maigpit po ang kampanya namin sa pagkain. Ito po talaga. Kailangan ito'y tinitingnan maigi ng mga alkalde. Sapagkat kakanin po ng taong bayan niyan. Eh, siyempre pag niluto na, sige nga po, kayo po ang humusga. Pag niluto na yung mga karne na yan, malalaman niyo pa ba kung saan galing yan? O kaya may tinatawag na mga ahensya ng gobyerno. O Department of Agriculture. NMIS, o in this case, City of Manila. O ngayon, kami man lamang sa siyudad ng Maynila, mabigyan namin ng kapanatagan ng mga taong bayan na ang kakanin nilang karne ay ligtas, malinis, at walang sakit. O yun po ang aming obligasyon sa inyo, mga kababayan. Kaya sa maliit naming kaparaanan, tuloy-tuloy po ito. Sana maging takdang aral ito sa mga kumpanya na mga smuggler, ha? Sa mga kumpanya na nag-i-illegal pa. Hindi ko kayo maaawat sa ibang syudad. Wala po kong otoridad doon. Pero pag iyan, inilatag nyo sa Maynila, uubusin po namin. At saka, hindi kami joke, ha? Kakasuhan po namin kayo. We'll go after you. Hindi po yan biro-biro. Baka kala nyo, sasara ko lang negosyo ninyo. Hindi, ang katotohanan yan, talagang pinakakasuhan ko kayo. Ngayon, gusto nyo ng update dyan? May tinanggal pa ho akong opisyal ng gobyerno ng siyudad ng Maynila. Pinarelieve ko. Sige lang. Baka kala ninyo, matutulongges ninyo ako. Yung mga kawanin ng pamahalang lungsod. Ayaw nyo magsipi. Sige lang. Ayaw nyo ako. Dalawang araw na lang. Kaya uli, maraming salamat sa NMIS, sa BIB, Dr. Santos, aming head ng inspection group, at mga kasamahan mo, at ating mga kawani. At maraming salamat sa DPS. Tinulungan ho tayo ni Director Kenneth Amorao na itong mga karne ito, dalhin sa tamang tapunan at sunugin. Ayon na rin sa direktiba ng national government at kanilang rules. Yan po sinunod natin. Worth 20 million pesos na kontrabando. No. Dati o, patunay ito, isa-isang tonelada lang tayo, dalawa. Ito, 15 tons. Ay, nako. Ano ba ginawa ninyo sa Maynila? Bakit ba lalakas ang loob ninyo? Baka kala ninyo, may luma pang, wala, bago na po gobyerno sa Maynila. Hindi po kami natutulog. Ako po, nasa bakasyon. Ayan, di po kayo layan. Kayo po mismo nagre-request na magpahinga po. Ito, limang araw, hindi rin ako nakapagpahinga halos. Puro pagmamasid, pag-aaral din ang ginawa natin. Maaari natin makopya yung mga best practices. Syudad. Ito po, Queenstown, New Zealand. Zero crime rate. Ito pala yun. Zero crime rate. Anyway, pagkatapos yan, tuloy-tuloy pa rin ang ating clearing kasi may mga may involved na isang pulis. Pagbalik ko, yung isang pulis na yan, nagpalatag ka sa Waluna. At balita ko, ikaw ang kolektor dyan sa 11. Sige, papanagutin ko kayo pagbalik ko. Tigilan nyo na yan. Waluna, non-negotiable. Recto, non-negotiable. Soler, non-negotiable. Blooming Treat, non-negotiable. Carriedo, non-negotiable. Plaza Miranda, yung plaza mismo, non-negotiable. Yung Raon, non-negotiable. Pedro Hill, Paura, Paco,
Oh, Pas. Oh, ngayon Kalaw. Oh, Top Avenue. Oh, nanegosyo po. Bakit po? Kasi po, gusto kong ibalik sa taong bayan yung kalye. Kasi yan nga nagiging dahilan kung bakit nagka-cutting trip yung mga jeep dahil walang madaanan. O kawawa naman yung mga senior citizen na nagka-cutting trip. Yan, Cubao de Visoria. O, imagine ninyo yan. O, pagpalagay mo, ang yad ba? Etneb. O, ang biyahe, posam. Imagine yung cutting trip yan. O kayo, lola at lola ninyo na cutting trip. O, kayo ba eh, hindi sasama ang loob ninyo? O, kung kayo man ang naapektuhan. O, dahil sa mga balakid o obstruction. O, panatiliin po ninyo, malinis po yan. Ayan, buong rekto na yan. Non-negotiable. O, ang mga pinapayagan lang ho dyan, yung sa gabi, yung mga magkugulay, magkakarne. No, simula kanto ng Waluna, rekto hanggang Asunsyon. Pero alas 4 ng umaga, linis na. Tiklop na lamesa, tiklop na tarima, teras, o ligpit na, o bawal ang jumper, yung mga Spiderman. O, pag kayong kumakabit sa poste namin, ang nagbabayad dyan, taong bayan. Naghahanap buhay kayo, o, gawa kayo ng paraan. O, may ilaw naman ng syudad. Naglalagay naman kami maliwanag na ilaw. Pinananatili namin may liwanag. O, kaya po, sa mga pulis, ha? Na nagbabaka sakali kayo, kala nyo nakakodli ako, ha? Nakatalikod ako. Hindi. Inire-report kayo ng netizen. Mga taong bayan na po mismo ngayon ang nagsusuplong sa inyo. Magbago na po kayo. Kung hindi na kayo kumikita, mga pulis na involved, ha, sa mga kotong, kung hindi na kayo kumikita sa Maynila, lumipat na kayo na ibang syudad. Diba? Tapos ang usapan. Oh, hindi pa namin kayo nakasuhan, hindi pa namin kayo natanggal. O di lumipat kayo na ibang syudad, huwag sa Maynila. Obligasyon po namin na maging mapayapa, maayos, ligtas, malinis ang lungsod ng Maynila. Kung hindi po kayo ayon sa direksyon na yun, magpalipat na po kayo na ibang destino. Hindi kayo welcome sa Maynila. So, tuloy-tuloy po ang ating clearing. Mga ating trip, ha? Sige. Mapapail lang kayo ng kaso sa LDFRB. Tapos, maraming salamat, ha? Kay Engineer Andres ng City Engineering. Maraming salamat kay Engineer Randy Sadak ng City Electrician. Maraming salamat sa DPS, Kenneth Amorao. Dahil doon sa Vicente Lim. Si Vicente Lim, General Vicente Lim, para po sa kaalaman, ha, ng ating mga kababayan, kundi po ako nagkakamali, yan po war hero po yan. Nasa kanto po yan ng Vito Cruz at Ross Boulevard. Yan po ay ipinagawa ni dating Mayor Alfredo Lim. Hindi niya po kamag-anak yan, ha? Just so you know. Pero yan po ay pinagawa upang pagkilala sa kabayanihan ni Vicente Lim. O, tingnan niyo po yung 1,000 piso ninyo. Nandoon po siya. In fact, kung di ako nagkakamali, hanggang ngayon, di pa nakikita yung buto ni General Vicente Lim. Talagang binaboy ho siya ng mga hapon noong panahon ng gera. Ngayon, bilang pagkilala sa kanyang kabayanin, binigyan siya ng estatwa ni Mayor Alfredo Lim. Nailagay yan doon sa kanto. Tingnan niyo, puro spray. Puro bandal. Puro basura. Unfair naman po yun. Unfair naman po. Huwag po natin bababuyin yung mga ganyan. Ngayon, pinalinis po natin. Nilagyan natin ng konting ilaw at lumiwanag na muli. At maliwalas na yung estatwa ni General Vicente Lim. Para malaman nyo kung sino ulit, tingnan nyo po yung 1,000 piso ninyo. Nandoon po yan. Ngayon po, malinis. Nakita nyo yung itim? Yan, nakita nyo yung itim? Yan, Yan, nilinis na po yan. Wala na po ngayon yan. Yung itim na yan, yung vandalism. Maliwanag na po muli. Bilang pagkilala sa kabayaniyang ibinigay o kabayaniyang ginawa ni General Vicente Lim.
No, kaya po sana mapanatili yung maayos yan. Malinis. O, ako nakikiusap ha, kay Chairman Adriano. O, yan ha, ikaw nakakasakop diyan, Chairman Adriano, mga kagawad. O, ng barangay na yan. O, linisin niyo po lagi yan. Bantayan, kunin niyo yan. Huwag niyo palalagyan ng obstruction. Kaya may bakod na nga. O, sana po mapanatili niyo malinis yung lugar na yan. So, maraming salamat ah, sa ating mga kawani, mga empleyado rin ng City Electrician, City Engineering, at saka DPS na nag-overtime. No? At sana mga maging manatiling malinis yan. O, tapos, nais namin magpasalamat kay Dr. Norberto Martinez. Dr. Norberto Martinez, maraming salamat sa iyo. Ng UST EENT. Oh. Dahil sa kagustuhan nilang tumulong sa ating mga daycare pupils at senior citizens ng Maynila upang mabigyan sila ng libreng hearing test at saka hearing aid. Maraming salamat sa pagtugon ninyo sa panawagan ng lungsod ng Maynila na kung sino man ang mga pwedeng tumulong, sana tulungan nyo kami. Dr. Norberto Martinez ng UST EENT. Oh, yan, maraming salamat po sa inyo sa pagbibigay nyo ng libreng hearing test at libreng hearing aid. Yan po ay pinangunahan ni Vice Mayor Hani Lacuna. Ngayon, update sa ating mga kalye. Base na rin sa panawagan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni DILG Secretary Anyo, ibinigay na po ng siyudad ng Maynila ang datos at ang ating tinatawag na mabuhay lanes. Na ito po ay clear na ng any obstruction. Ibinigay po yan ng ating Chief of Staff na si Cesar Chavez sa MMDA kay General Lim. No? Na katunayan sa pagtugon sa panawagan ng ating Pangulo ng Bansa ng mga kalye gawing maluwag at walang obstruction. At tapos po, pumirma ng pagtanggap ni Vice Mayor Hani Lacuna sa Standing Committee of Shaoxing Municipal People's Congress, no, from China. Maraming salamat sa inyo. Okay. Pagkatapos, update sa ating pangarap. Yung pangarap ng lungsod ng Maynila para sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Particularly sa mga senior citizen, sa mga PWDs with regard to sa trabaho. Di ho ba last week, pumirma tayo sa Chowking, Mang Inasal, at saka Jollibee. Meron pa isa apat yun na kumpanya ng Jollibee. Pumirma na tayo ng MOA para magtrabaho na, nabigyan ng pagkakataon, magtrabaho ang mga senior citizen na pangarap ko para sa mga lolo at lola natin. At syempre yung mga PWDs na maging muling bahagi ng lipunan, no? Na sila'y makapagtrabaho. Bagamat merong physical challenges sa kanilang pangangatawan, pero pwede pa rin sila maging produktibong bahagi ng pamilya, ang bawat pamilyang Manileño sa ating lungsod. So ngayon naman, ang update. Ito po ang update. Maraming salamat, McDonald's Philippines. Pagbalik ko, pipirma na rin ako ng MOA. So sa mga kababayan natin senior citizen, sa mga PWDs, may bago na namang kumpanya, malaking kumpanya naman to, McDonald's Philippines. Maraming salamat, Kenneth Yang. No, ang anak po ni George Yang, yan po ang may hawak ng Philippine franchise ng McDonald's. At sa lahat ng bumubuo ng McDonald's, thank you very much sa inyo sa pag-accommodate ninyo sa request namin na mabigyan ng pagkakataon muli ang mga senior citizen ng lungsod ng Maynila na makapagtrabaho at ang aming mga PWDs na mabigyan ng pagkakataong kumita upang magkaroon at maibalik sa kanila ang kanilang dignidad bilang tao na sila'y kasapit bahagi pa rin ng lipunan. Kaya maraming salamat, McDonald's. Pipirmahan na natin kagad yan. ASAP pagbalik ko.
this weekend. Okay? So sa ating peso, director, maraming salamat sa iyo, Fernan Bermejo. Tuloy-tuloy lang ang kampanya. Tanda mo, Fernan, yung billing ko sa iyo, di ba? 70-30 principle. Go out there sa lahat ng kumpanya na nagtitinda, nagninegosyo sa lungsod ng Maynila. Kailangan 70% ng kanilang empleyado taga-lungsod ng Maynila. Eh, pasensya na kayo. Ako po, alkalde ng lungsod ng Maynila. Bagay lamang na pangalagaan ko ang interes ng mga taga-lungsod ng Maynila. Yan lamang po, sa ganyang paraan man lamang, mabigyan namin ng pagkakataon ng mga tambay o mga graduate na hindi mabigyan ng pagkakataon makapagtrabaho na dito mismo sa lungsod ng Maynila, sila magtrabaho para makatipid sila sa mga pamasahe, mga kakailanganin para pumunta sa trabaho, pauwi na maaga sa kanilang pamilya pag galing sa trabaho. Gusto ko, taga Maynila, sa Maynila din magtatrabaho hanggat maaari. Sapagkat ang pulisiya ng bagong gobyerno ng lungsod ng Maynila, bigyan ng prioridad ang mga taga-lungsod ng Maynila sa loob ng lungsod ng Maynila. Kaya maraming salamat sa Public Employment Office natin na headed by Fernan Bermejo. Go out there! Mangisda ka pa para sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy lang, ha? Fernan, huwag kang titigil. Ito mo si Julius, bata. Ikaw, bata. Si Alex, bata. Tayo mga bata, gamitin natin yung konti nating lakas. Create extra step. Make extra mile in performing our duties. Please, nakikisuyo ako sa inyo. Ha? Sige. Tapos naman, pinulong ng Office of the Mayor, through Acting Mayor, Vice Mayor Hani Lacuna. Maraming salamat sa iyo, Vice Mayor Lacuna. Talagang tinugunan mo yung mga bilin natin sa iyo. Ako'y 5 days na ako. Five days na akong off. Pero okay, mag-alala. Pabalik na ako. Kaya yung mga tulongges dyan, layas na kayo ulit ng Maynila. Yung mga mangungutong. Baka na-miss ninyo ako. Sige. Namimiss ko din kayo. Pinulong ng City Treasurer's Office ang Division of City School. Bakit po? Para sa mga Retired Teachers Association or MARTA. Para po saan? Para po sa ordinansa na mga retired teacher and non-teaching personnel ay makatanggap ng 500 monthly allowance sa makuha nila kada 6 na buwan o 2 beses sa isang taon. Okay? Okay. Maraming salamat, Treasurer Jazz. Tapos, kami nagpapasalamat sa National Parks Development Committee or NPDC sa pakikipagtulungan nila sa lungsod ng Maynila under DOT, Department of Tourism, ni Secretary Berna, upang maisaayos ang paligid ng Rizal Park. Sa mga kababayan natin nanonood, lalo na yung mga OFW, ibang syudad, para po sa kaalaman ninyo. Para alam lang natin anong obligasyon namin bilang syudad at obligasyon ng national government. Ang Rizal Park at Intramuros at Port ay hindi po sa Maynila. Ayan ha, maliwanag po tayo. Sila po, dahil sa mga PD o mga aksyon sa batas ng Kongreso, sila po ay nakapaloob sa national government. Pero katulad ng naipangako ko sa inyo nakaraang buwan, we will reintegrate Manila to the national government. Ibig sabihin, lagi pong makikipag-ugnayan ang pamahalang lungsod ng Maynila sa mga national agencies. Ito pong epekto. Ayan. Kaya tuloy-tuloy po ang pagtatama ng paglilinis ng Kalaw, ng Rizal Park, ng Top Avenue, ng Pinance, na itong pasyalan ito ay walang gambala o obstruction. Kasi dumi-dumi po. Kaya yung mga turista nagpupunta sa atin, kakalinis lang natin ang kanto ng UN Avenue at saka Taft, yung Plaza Rueda. Yun. So far, malinis naman. Napapanatili. Sunod-sunod po yung paglilinis na yan ng mga parte. At eto na.
Alam ko mga picture na to, wala ako, okay lang eh. Oh, mga kababayan. Maraming salamat. Kay Major Ibay. Bakit to? May nagreklamo sa atin na may mga picture doon sa aming civil registry. Akalain nyo pati birth certificate kailangan may picture pa rin. Siya po ay hindi po ako siya po ay dumulog at nagreklamo si Father Reynaldo Jimenez, brother-in-law ni Rina David Jimenez ng Inquirer. Sa akin ba yun? Hindi. Mamatay yung telepono. Ah, okay. Diyan pala yan. Dahil may humingi siya ng tulong, kala niya, matutulungan siya, yung pala'y fixer. Nahingi siya ng 2,000 piso. 2,000. Ha? Para raw mapabilis. Na mapatama ang kanyang pangalan, subalit pagkalipas ng 2 buwan, nga. Wala pa rin. Sinamahan siya ni Cora Jimenez, dating general manager ng MMDA. Wag tako. Yun. Kalawit. Nahuli. Ito, huli ang 2 picture sa City Hall. Yan. Ito, gusto niyo yung ano? Ha? Hindi. Ayoko na ipangalan. Hindi? Hindi. Para makita nila na yung human rights pa rin eh. One way or another binabalanse natin, no? Pero hindi ko mo hindi na binabanggit ang pangalan nyo, wala yung pangalan nyo sa information sheet, hindi po pwede yun. Nakalawit na ho. 2 picture, 15,000 ang sinisingil para sa pagproseso ng mga certificate. Nahuli po yan. Salamat sa mabilis na aksyon ni Attorney Chris Tenorio at na director ng Civil Registry at Major Junior Ibay ng HEPE ng SMART. SMART to is Special Mayor's Reaction Team. Yan po ay pinamumunuan ni Major Junior Ibay. Okay. Senior, thank you. Keep it up. At good news naman sa mga police. Kung may mga ibang police na bugok, no? Yan po yung parang kain ng kamatis yan eh. Pag may isang sirang kamatis, itatapong kagad natin yun. Kasi pag yung kamatis na yun, pinabayaan mo, bulok, hawa-hawa o yun. Hindi o ibig sabihin, galit tayo sa... Galit ako doon sa mga nangungutong, sa mga nagpapalatag, yung kolektor ng 11. Lapit ka na. Sige. Palatag ka pa. Takutin mo pa yung PCP commander. Kayo ha, kumikilos kayo na sarili ninyo ha. Tinatakot niya yung PCP commander, samantalang yung PCP commander tinutupad lang niya yung kanyang tungkulin. Komo ikaw kolektor, may ebidensya na akong hawak sa iyo, maniwala ka sa akin, tumigil ka dyan, huwag niyong pakikailaman niya yung 1 luna. Anyway, palakpakan muna. Dapat di pa mo pumapalakpakan. Bakit? Palakpakan po natin to, mga kababayan. Dapat lang. Ha? Si Police Corporal Edmar Nixon Pesway. Ulitin ko pangalan, ha? Bagay na maalala po ninyo. Pasalamatan nyo man lamang. Si Police Corporal Edmar Nixon Pesway. Bakit po? Siya po sumunod sa panawagan natin na mahigpit na magbantay sa gabi. Maraming salamat kay General Danaw. Itong mga pulis na ito, di nagbabantay gabi-gabi. Para maging ligtas at panatag habang natutulog ang ating mga kababayan. Sinita niya yung isang tricycle. Tricycle na naman. Pagsita niya po, alam niyo yung ginawa ng loko. Binarilo kagad yung pulis natin. Tinamano sa dibdib. Kawawang pulis. Pagbaril, nakaganti ho yung pulis. May tama na ho sa dibdib, ba? Nakaganti yung pulis. Napatay yung suspect. Nakatakbo yung isa. Yung isang suspect ko, tinamaan ho dito. Patay. Yung isa ho, nakatakbo. Hinahanap pa ho natin. Saan? Sana naman. Sa base ko na naman.
hindi pa rin kayo umaalis dyan, ha? Hindi pa kayo nadadala, ha? Sabi ko sa inyo, lubayan ninyo ang Baseco. Sabi ko, sorry, naputol. Lubayan ninyo ang Baseco. Maliwanag ba? Sabi ko, lubayan ninyo ang Baseco. Mahirap na nga kami. Squatter na nga kami. Bakit kailangan tambayan pa kami ng mga kriminal? Yan ang panawagan ng mga matitinong mahihirap nating kababayan sa Baseco. At yan, pakiramdam ko rin yan bilang isang squatter. Squatter na nga ako eh. Mahirap na nga ako eh. Iniraraos ko na nga lang ang pamilya ko araw-araw eh. Bakit kailangan pamahayang kami rito ng mga kriminal? Kaya kung bakit may kampanya tayo laban sa mga kriminal na nananatili, naninirahan, nakikihalubilo sa mga mahihirap na komunidad. Sa awa ng Diyos. Ligtas na po. Si Police Corporal Edmar Nixon Pesway. Siya po ay bibigyan ng pagkilala. Binigyan na siya ng pagkilala ng Philippine National Police. Marami salamat kay Police Chief General Agbayalde. Kay NCRPO General Elizar. Bigyan niyo po ng atensyon itong masigasig at magiting yung police. Kay General Danao, nagbigay na rin ng commendation. Maraming salamat sa Philippine Chinese General Hospital, headed by Dr. James D. Maraming salamat kay Vice Mayor Hany Lacuna. Abangan mo, Edmar, pagdating ko. Yung pasasalamat ko, yun ang abangan mo din. May awa ang Diyos. Ayan, dapat lang tularan ang mga police Maynila. Sabi rin ninyo, nabaril na. Nagawa niya pang tukdin. Yung kanyang tungkulin. Imagine ninyo yun, mga kababayan. Pulis na, binabaril ka agad. Walang pasabi. Walang pasabi-sabi. Checkpoint. Chine-check lang. Binati pa lang. O binaril na agad. Eh, paano pa yung ordinaryo mamamayan? Kaya hindi tayo. Always tell the General Danao. Relentless ang effort sa criminal, mga person of interest. Kaya congratulations, ha? At nagpasalamat, maraming salamat sa pamilya mo. Police Corporal Edmar, ha? Nixon Pesway. Hayaan mo sa maliit naming kaparaanan ni Hany Lacuna, sampunang konseho ng Maynila. Kami naman ay magbibigay ng pagkilala sa iyo. At sana tularan ka pa. Mabasa ka sana ng ulan nang dumami ka pa. Ang panahon 80s? Gremlins. Ikaw yung mga tipong dapat mabasa ng ulan na dumarami. Kasi dapat kang tularan. Okay. Ngayon naman, sa Bacood Park, update. Di ho ba? Dati madilim yun. Binisita natin last week. Maraming salamat kay City Engineer Andres, City Engineer Randy Sadak at mga empleyado namin na inabot ko pa ng 1 o'clock in the morning ng paglilinis, paglalagay ng mga sapat na ilaw. Ngayon po, anong nangyari? Doon po sa may Bacood, yun naman ho yung railing. Kasi puro political color yung nakakabit sa railing. Railing ho yun eh. Ang international standard, yellow and black. Yun po, pinapinturahan natin ngayon. Ngayon mas maaliwalas. Kaya maraming salamat sa DPS at saka doon sa barangay. Huwag nyo masyadong pinapaparkingan o yung park. Yung mga motor-motor, baka maaari ko pang itolerate. Baka wala kasing espasyo sa Santa Ybañez line o doon sa looban ng Bacood. Papuntang Tagus yun na nagtahan interlink. Naintindihan ko naman kayo dahil nga sa paglilinis ng kalye. Pero wala namang masama sigurong pinupulit din natin ang ating mga sarili sa mga kagawad o barangay. Ngayon, ako naman, nakikiusap buong kababaang loob sa buong sona ng Bacood. Kayo ang nagsabi sa akin na matagal na panahon na madilim yung lugar niya. Ayan po yung purong motel para po sa mga manunod. Alam niyo yung motel sa Santa Mesa? Sabi niyo sa akin, madilim. Nilinis po natin. Sabi niyo, mapanghi. Pinaliguan natin. Nilagyan natin ng ilaw. Ngayon, kahit sa gabi, maliwalas na. Ngayon naman, mga barangay chairman, mga kagawad,
O buong kababang loob, nakikiusap ako sa inyo sa buong sona ng Bacod. Okay naman ang maglinis. Panatilihin ninyong malinis na yung parke para sa inyo naman yan. Hindi naman yan para sa amin. O, magkusa na rin po kayo. Ayan po, nakita niyo yung railing? O, ayan o. O, hindi ko kulay blue. Eh, dati ko kasi orange yan. Hindi ko maintindihan bakit orange ang railing. O, ayan ang international standard. O, yellow and black. O, yan, yan. O, nakita niyo po yung ilaw. Ito mo. O, malinis. Oh, yeah. Di ba? O, pagdaan ng tsikot, pag niya ang ganun sa Wakali, o, tatamaan ng ilaw ng ano yun, ng kotse. O di meron siyang guide. E left and right yan. Madilim yung lugar niya dati. So, thank you, Engineer Andres. Ha? Yan ang update. Oh. Okay. At oh, August 29. Maraming salamat. Ha? Kay Deputy Director for Operation. MPT Deputy Director for Intelligence, Police Station 5 Commander, Police Station 5 ES Commander, at Hepe ng SMART. Yan po yung Special Mayor's Action Reaction Team. Para i-review ang police assistance sa clearing operation sa Ermita at ang anti-criminality campaign sa lugar na ito. Kasi ito, tourist spot. Yan po yung mga ipinakikiusap sa atin ang mga ambassador na nagpunta sa atin. Marami na bibiktimang foreigners sa Ermita Malate. Ayun po. Awa ng Diyos. Ayun. Pinasara natin yung isang bar. Bakit? Tingnan niyo po. Yung Shashak ATV bar. Bakit to? Nahulihan sila ng siyam na Russian foreigner na GRO at isang taga Kazakhstan. Part of Russia. Kazakhstan. Mga kamag-anak ni Kasparov. Yan, nahuli po. Nahuling illegal na nagtatrabaho sa Maynila. Maraming salamat sa Presinto 5. At kay General Danao, kay Major Junior Ibay. Ayan na po. Sarado na po yung Shasha KTB. Nakakawa mga Banyaga. Tingnan ninyo. Ay, nako. Anyway, maraming salamat sa Department of Foreign Affairs. Nagkaroon tayo ng isang lecture sa Protocol at Social Etiquette sa Kawanin City Hall. Maraming salamat mga taga Foreign Affairs. Ayan, yung sa video, yung nakikita ninyo, yan o, yung Shasha Bar. Ayan po si Director Levy Pacundo ng BPLO. Ayan po siya. Ayan. Sinarado na po yan. At tuloy-tuloy po, maraming salamat sa ating DPS, DEPW, MTPB, and MPD sa patuloy na clearing operation sa Quiapo. Ayan, Julius, ipakita mo nga yung ano kasi yung isa doon sa video o sa picture ng clearing. Naalala ko yun. Yun yung pinorward ko na may parang isang iskinita sa looban. Check mo. Ayan. Ayan si City Engineer Andre. Okay, sa Quiapo, ipakita mo. Kasi meron doon na kinuha na ng isang netizen. Tama naman. Maraming salamat doon sa netizen na yun na nag-post. Basta kami naman, hanggat kaya namin. Hindi tayo titigil, hindi natin lulubayan. Ayan. Ayan o, nasa loob-looban o yan, ha? Nagtatago. Kasi pag wala kami, yan din yung inilalabas nila. Cat and mouse. Hindi na po pwede. Yan na po sila natutulog. Tingnan nyo po. Yan yung mga ginagamit nila. Kami po, wala po kami masamang intention. So maniwala po kayo sa hindi. Mga kababayan, matagal nyo naman ng napakinabangan, mga vendor. Yung palye. Siguro hindi naman masamang ibalik ko na muli sa taong bayan, sa pangkalahatan, ang mga kalye at iskinita. Kanila po yan. Sa pangkalahatan. Hindi ko kayo masinsinong araw dahil hinikayat kayo ng mga leader ng siyudad ng Maynila o dahil sa para pagyamanin ang kanilang mga sarili. Sila Eddie, sila Pati. Naalala niyo ba si Eddie?
O edi siya. O sino pa yung pati. O pati mga kasama niya. O, eh, kaya, nalulungkot po ko. Eh, mabigat po sa kalooban ko yan. Pero wala po ko magagawa. Obligado ko pong mapanatiling malinis, maayos sa mga kalye. At ito'y magamit ng tao sa pangkalahatan. Mahirap, middle class, mayaman. Dapat magamit ang kalye. Eh, panahon naman na. Eh, siguro sa ibang lugar. Dahil ibang lugar naman namin, pinapayagan naman namin upang makaraos yung mga mahihirap nating mga kababayan na makapagtinda. O, pero huwag doon sa mga pinagbabawal namin lugar. Huwag niyo pong ipilit, katulad halimbawa sa Recto. O, kinakariton-kariton nyo na naman yung prutas. Eh kayo nagkukos ng traffic eh. Traffic na nga ho sa Manila, dinadagdagan pa natin. Maawa naman kayo sa mga gumagamit ng kalye. Naghahanap buhay din naman yung jeepney driver. O, naghahanap buhay din yung sakay ng jeep. O, lalo na yung mga pagod na yun, galing pa sa pabrika, 8 oras nagtatrabaho. O, eh, siguro bagay lang na mapakinabangan nila ang kalye ng maayos at matiwasay. O, eh, pakiusap ko naman sa inyo, huwag nyo na akong ipipilit. Hindi ko muna katalikod kami, okay na. Hindi ho ito bating panimula. O, ano ito, tuloy-tuloy po ito. Hindi ho kami nagpapataas ng presyo. O, sa maniwala kayo sa hindi, kung nasanay kayo nung araw, nasanay kayo nung araw sa mga politiko o sa mga pulis na pinamamahalaan ng politiko na magbahuli, tapos magpi-picture taking. After picture taking, press release. O, yun na. Kunwari, yun yung bagong polisiya. Yun pala, nagpataas lang ng presyo. Hindi po. May bago na pong gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya po ako, ang inyong pong lingkod, nakikiusap po ako sa inyo. Buong kababaang loob. Ibalik na po natin ang kalye sa lahat ng yan ng lungsod ng Maynila. Pakiusap lang po. Huwag nyo na pong ipipilit. Huwag nyo na ipagbabaka sa kalye. Huwag po talaga. Maawa kayo sa aming mga taga-Maynila. Total, dumayo lamang kayo rito. May masisi dahil sa nakaraang panahon. Pero panahon na po. Ay bumalik na po kayo sa kanikanya ninyong bayan. Huwag po dyan. Hindi po kami titigil. Karapatan po ng mga taga-lungsod ng Maynila na magkaroon ng malinis, maayos na kalye. Maging panatag ang kanilang mga damdamin na kanilang mga anak ay naglalakad ng ligtas sa kalsada, sa bangketa. Malinis, mabango. Panahon na po. Tulungan niyo na po kami. Nakikiusap po kami sa inyo. Huwag po. Huwag kayo pupunta sa mga lugar na ipinagbabawal po namin. Sayang lang po ang puhunan ninyo. Huwag niyo pong ipipilit. Pasensya na po. Pasensya na po talaga. O yun namang aming mga pinayagan. Okay. Meron bagong sisikat ngayon. O. Meron ako naririnig na eta, etang taba. Eta, tae. Pangalan pa lang ang baho na eh. O, eta eh. O, etang taba. Ha? Huwag mo ko hintayin bumalik. Malis ka na ng Maynila. Putok na putok ang pangalan mo. Kung sino ka man, kung tao ka man. Kasi etang taba eh. Taing taba. Parang siguro ano to. Ang tawag yan? Tubol. Anong tawag doon? Hindi, yung ano. Matigat. Tubol. Sorry sa mga kumakain ha. Lalo na rito sa Queenstown, alas 7:30 na. Mag-alas 8 na yata. O, sa lahat ako makakain sa Queenstown, ang daming Pilipino rito. O, etang taba. O, kung sino ka man. O, 72 hours. Umalis ka na ng Maynila. O, balitang-balita na nanghingi ka sa mga vendor. Ha? Kasi yung Blooming Treat, non-negotiable. O, sa awa ko, bilang puso ang pinahiral ko, yung mga gilid-gilid ng main road ng Blooming Treat, hinayaan kong makapaghanda buhay yung mga taga Santa Cruz, mga taga Blooming Treat na makapaghanda buhay.
Pero hindi ko kayo pinapayagan na koleksyonan nyo sila. Ha? Tigilan nyo yan. Ha? O, kung sino ka man. 72 hours. O, gusto ko panatag ang buhay mo. Tumigil ka. O, pag hindi, bahala na si God sa'yo. Sinasabi ko sa inyo, tigilan yung mga vendor. O sa Tabora, may naririnig na naman ako. O, yung kumukolektang dating pulis sa mga tricycle. Ha? Diyan sa Parola Toda, Aspitoda, tumigil ka na rin ha? Sa kanto ng Asunsyon. Ako nagbigay ng maayos na pila sa ibabaw ng bangketa ng kanto ng Asunsyon at Recto para hindi sila nakabalagbag sa kalye. Pero wala akong inotorisa sa inyo na bawat ikot, bawat koti, posam ng posam, ha? Tigilan niyo. Sinabi ko na sa inyo, iuulat kayo sa akin ng taong bayan. Binigyan ko ng linya o base sa meeting natin noong nakaraang linggo na maisaayos yung hanap buhay ng Parola Toda at Aspitoda. Ngayon, maganda na linya. Ngayon, nanghihingi-hingi pa ng posam-posam. Tigilan nyo yan. Tigilan nyo yung mga mahihirap nating kababayan. Hirap na nga sila sa pagsasayos ng gobyerno. Kayo, nahihirati na naman sa kotong. Huwag kayong maging tamad. Huwag kayong maging batugan. Mga batugan kayo. Hilig nyo lang mga labit pengi ng mga labit pengi. Nasanay kayo sa lumang gobyerno. Sige lang. Subukan nyo. Tigilan nyo yan, ha? O kung sino man yan, sino ka man, si Etang Taba o Taing Taba. Eta kasi binaligtad lang yun. O feeling ko binaligtad lang yun. Taing Taba o ano yan? Tibi. Tibi, di ba? Matigas. O tubol, yung pag lumabas na. Yung tibi, yung pakiramdam. Iiri kita na gusto. O, umalis ka na ng Maynila. Binabalaan kita. Maniwala ka sa akin. May Pasko rin sa pulis. Anyway, yun lang o. Yun ang mga balita. O ngayon, mga kababayan, mga tagalungsod ng Maynila, magpapakapi ako. Bakit? Napakapi si Julius. Julius, ano yung tinitira mo? Wow, sosyal. Prutsi. Wow. Anyway, mga kababayan, tagalungsod ng Maynila, ay, salamat sa Diyos. Ha? Salamat sa Diyos. Bakit po? Ay, teka, ha? Ang good news sa ating mga tagalungsod ng Maynila, ha? Tingnan po ninyo, ito mga pagsisikap ng pamahalang lungsod ng Maynila at ang aming mga kawani sa ating mga taga-Maynila. Tingnan po ninyo. Nababasa ba, Julius? Oh, ito po, bunga ng pagpapagal, pagsisikap ng pamahalang lungsod ng Maynila. Ang Maynila po ngayon, overall, out of 60 sa buong mundo na inaral na Safe City Index, number 43 na po ang Maynila. Talagta ka naman sa mga kawani. Meron ako isang pala rito eh. Sa mga kawani ng pamahalang lungsod ng Maynila, maraming salamat sa inyo. O bakit po? Eh 43 out of 60, malayo pa yun. Aba, o, noong 2017, ang Maynila ay number 55 out of 60. Ngayon po, ipinagpapasalamat ko sa Diyos, ipinagpapasalamat ko sa MPD, kay General Danao, sampu na mga matitinong pulis ng lungsod ng Maynila. Officers. At
So sa ating mga kawanin ng pamahalaan, saka yung katulad ni Colonel Magdaluyo ng Station 1. Congratulations, Colonel Magdaluyo. Oh, siya po ang nakahuli ng 15 tons na illegal meat. Ha? Oh, nakalimutan kong banggitin, Colonel Magdaluyo ng Station 1. 10 ng mga pulis mo. Kay Major Ibay din, maraming salamat. Kay General Danao, oh, congratulations. Ha? Oh, ngayon, number 43 na po tayo. Oh, from 55 to 43. Ha? Ha? Manila, God first. Ha? May awa ang Diyos. Oh, sa tulong po ninyong lahat. Ay, hirap. Sa tulong po ninyong lahat, mga kababayan. May awa ang Diyos. Pagkakaisa ng lahat. Oh, malay ninyo. Oh, mas gumanda pa ang ranking ng Maynila sa buong mundo. Oh, yan po, ah, hindi po ako may sabi niyan. The Economist. Tingnan po ninyo ang nagsulat niyan. The Economist. Oh, ang overall standing. Ha? Oh, yan ha, tingnan ninyo. Oh, oh, birihin ninyo. Personal security. Number 40 ho tayo. Ha? Ibig sabihin, kahit pa paano, talagang napananatiling tahimik ang lungsod ng Maynila. Buong mundo po ito, ha? Hindi po ito buong Pilipinas lang, buong mundo. Ang Maynila, ang Pilipinas ay binubuo ng 1,600 plus, 1,630 plus na local government unit. Ito po, mano pa sa buong mundo, ilang city sa buong mundo. Pero number 43 na po ang Maynila ngayon, 2019. From number 55 out of 60 sa buong mundo noong 2017. Yan ang over digital security, number 45. Health security, 48. O yan, o, health security. O, kaya kung tayo mananatili at tuloy-tuloy ang direksyon sa kampanya laban sa mga botcha, mga illegal meat na ini-smuggle sa Maynila, ayun, mapapataas pa natin yan. Infrastructure security, ayan po, yung digitalization, darating na rin tayo dyan, may awa ang Diyos. So muli, yan po ay inilathala ng The Economist, isa pong magazine sa buong mundo. Sa mga airport, makikita nyo yung magazine yan sa parte ng mundo. Sila po may pag-aaral. Congratulations mga batang Maynila. Mga barangay chairman, congratulations sa inyo. Mga kagawad, congratulations sa inyo. SK chairman, SK kagawad, congratulations sa inyo. Lahat ng barangay officials, congratulations sa inyo. Mga kawani ng pamahalaang lungsod, congratulations sa inyo. Sa ating mga Manila Police District, congratulations sa inyo. Sa ating pong Pangulo ng Bansa, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, congratulations po, Mr. President, for helping the city of Manila to be safe. May awa ang Diyos sa tulong niyo, President Duterte, at inyong mga kawani, DILG Secretary Anyo. Maraming salamat sa inyo. Sana po patuloy ninyong tulungan ang lungsod ng Maynila bilang kapitolyo ng bansa na sana cross finger, may awa ang Diyos, may awa ang Diyos, na sana mapanatili nating maayos, panatag, ligtas, malinis, vibrant muli ang lungsod ng Maynila bilang kapitolyo ng ating bansa, bilang mukha ng ating bansa, window of opportunity. Maraming salamat, President Rodrigo Roa Duterte, sampu ng iyong mga sekretaryo at cabinet secretary na tinutulong ninyo sa lungsod ng Maynila. At sa aming mga kawani, walang sawang pasasalamat po. Hindi po namin kakayanin ito. Ngayon, isa sa pinakamalaking bahagi ng katagumpayan ng lungsod ng Maynila ay ang mamamayan. Kaya muli, mga kababayan ko, mga taga-lungsod ng Maynila, maraming salamat sa pakikiisa ninyo. Maraming salamat sa mga tulong at pakikiayon ninyo sa mga itinataguyod natin sa bagong gobyerno ng Maynila. Mas magtatagumpay po tayo pag nagtulong-tulong po tayo. Dahil wala naman magmamalasakit sa atin, kundi tayo rin naman kapwa, mga batang Maynila. Kaya po maraming salamat sa lahat. Go for gold! May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Ha? O ngayon,
bago ako matapos, no, tapos sa po tayo. So muli ha. Manila is number 43 out of 60 in 2019. Pinanggalingan natin ha para lang for purposes of transparency. Dati po, ha, number 55 out of 60 no noong 2017. Siguro familiar naman kayo sa petsa. Ito to naman, factual lang naman tayo. So muli, ayan, oh, ayan. Maraming salamat. Safe City Index sa buong mundo, The Economist. So ulit, bago tayo magtapos, okay. Nais ko lang pasalamatan ang ating mga kababayan dito sa Queenstown. Napaka-warm ang reception. At Diyos ko, alam mo, Julius, o sa mga kawanin ng pamahalang lungsod, o kayo dyan sa kasapi ng PIO, Public Information Office ng Manila, mga staff natin, congratulations sa inyo. Okay, City Engineer Andres, sikat na sikat ka, City Engineer Andres. Sikat na sikat ka, City Engineer Randy Sadak. Kenneth Amoraw, sikat na sikat po kayo dito. Bakit? Nagagalak po ang ating mga kababayan dito sa Queenstown. Kahit saan po ako magpunta, kahit nung nasa Sydney ako nung isang araw, ganun din po. Binabati nila po kayo, ng ating mga kababayan Pilipino, OFW, dito sa Queenstown. Kaya congratulations sa inyo lahat. Nagugustuhan daw po nila yung ating mga pinagagawa sa lungsod. Ngayon, doon sa mga nagpadala, meron o taga Singapore, nagpadala pa ng libro, ang paborito ko po, na si Prime Minister Lee Kuan Yew. Natanggap na po namin sa opisina namin kay Weng. Maraming salamat sa nagpadala ng libro ni Lee Kuan Yew na nagagaling Singapore. Ha? Yung mga taga California o iba't ibang bahagi ng mundo, meron pa po nagbigay ng pera. May $10,000 po yata yung galing pa doon sa isang kunsihal na si Terence Alibarbar, mga taga OFW immigrants ng iba't ibang bansa. May nagpadala ho ng isang araw, $500 donation tulong sa lungsod ng Maynila. Ang dami-daming mga Pilipino natin, immigrants, OFW na tumutulong sa lungsod ng Maynila. Hindi ko kayo mapasalamatan lahat, pati mga cards, rosary, ha? Mga rosary, nagbibigay yung rosary. Yung mga nag-donate ng cash, binigyan na po sila ng resibo ng gobyerno ng City of Manila through Treasurer Jazz, no? Para po opisyal na pumasok sa kaban ng bayan, hindi po sa kaban ni Isko. Sa kaban ng bayan, yung inyong mga donation. Maraming salamat sa inyo. Now, going back to Queenstown, dito po sa New Zealand. Gusto ko lang ipaalam muli sa inyo, natutuwa po sa mga kawani ng pamalang nito, sa mga kong empleyado. Maraming salamat daw, sabi ng ating mga OFW. Natutuwa po sila. Especially, ito special mention, papakain ko muli. Nagpakain to kagabi. Binabati ko ha, sa lahat ng mga Pilipino dito sa New Zealand, ha? From Auckland to Wellington, Christchurch, at saka yung siyang dapat natin pupuntahan kanina na Sawi. Milford. Lahat sila nandito dito sa New Zealand, pag kayo kakain, pasyalan niyo ito. Ipinagmamalaki ko bilang Pilipino. Natutuwa ako sa isang negosyante na may tindahan dito sa Queenstown. Smoke Out Sizzling Grill and Pizza. Yan ay sina Mar Trio at Chef Levi Cabrera. Yan ha. The best salmon at yung sisig. Siyempre, tumitsa ako, sisig. Pinatos ko. Sarap! Sa mga kababayan natin Pilipino, ha? Ramisa, Rika, Charm, Lina, Mira, Ann. Ulitin ko, ha? Ramisa, Rika, Charm, Lina, Mira, Ann. Tapos sa lahat ng Kampi community. Doon sa congratulations sa Sikap Awardee. Yan. Congratulations sa mga Pilipino natin kababayan. At syempre si Patrick, na sikat na bartender. Ang dami yung mga taga-Maynila, ha? Just so you know, taga Sampaloc, San Andres, Santa Ana, Sampaloc, meron Tondo, Hermosa, si Patrick taga Arpapao ito. Kaya
At tapos, nagpapasalamat ako sa isang kababayan natin Pilipina. Double job siya. Sa umaga, nagtatrabaho siya jewelry. O sa gabi, nagtatrabaho siya sa Starbucks. O gabi-gabi, binibigyan niya ako ng Starbucks. Libre. Yung ating kababayan Pilipina sa Starbucks. Sobrang thank you, ha. Saka, okay, habang ako po ay umorder ng kape sa Patagonia, ito po yung Patagonia, sa Tagalog, Pinatagonia. Patagonia. Baka mahirin pa ng joke, baduy. Alam nyo ba, Julius, tingnan mo naman, binigyan niya ako regalo. Pilipina to. Tingnan ninyo. Alam mo ano sabi niya? Alam mo sabi niya? Thank you sa pinagawa niyo sa Maynila. Chocolate. Tingnan ninyo. Chocolate. Hanggang tingin na din natin. Diba? Paano ka ba naman hindi gaganahan maglingkod ng Mayo sa pamahalaan? Pinaglaway mo lang. No. Kahit saan, tayo magpunta kahit sa Sydney. Binabati tayo bilang pamahalang lungsod ng Maynila. Ikinalulugod nila. Natutuwa nga ako doon sa isang kwento ni Major Ibay. Meron daw isang taga Bulacan. Nagpapahanap na ng lupa sa Maynila kasi gusto na raw niyang bumalik sa Maynila. Hindi ba naman malulugod tayo nun? Siyempre, tayo. Isa lamang naman ako sa libu-libong kawani ng pamahalang lungsod. Kaya sa ating mga kawani, ha? Maraming salamat sa inyo. Ayan po, sa Campi Community, Sikap Awardee, mga Pilipino, lahat ng mga kababayan natin na nandito sa Queensland. Alam nyo, Queenstown. Alam nyo dito ang crime rate? Again, zero. Yeah. Ang dami natin mga kababayan Pilipino rito. At dito, napansin ko, wala masyadong hugot ang mga Pilipino rito. Pabirin yung mga taga Auckland kagabi, yung mga nurse, nagpunta pa sila rito. Dahil bakasyon nila, a day or two, andito sila sa Queenstown. Sa mga kababayan natin, meron din red doors dito. Sa smoke, dito sa ating smoke out, may red doors dito. Hindi lang ako minom kasi lakas tama eh. Sa mga nurse, thank you very much. Na taga Auckland, kasama ko kagabi. Sino ba yung maingay kagabi? Nagpa-picture? Sayang Julius, alam mo kung nanamingin lang ako ng etneb, malamang mayaman na ako. Pwede na ako tatayo sa kanto tapos papapicture. Kaya lang, walang bayad. Whitey-whitey lang eh. Ganda. Sobra talaga, nakakatuwa lang. Yan, sa ating mga OFW sa buong mundo. Kamusta kayo? Pero ito, share ko lang sa mga OFW community. Alam nyo dito, napansin ko nagkakaisa mga Pilipino. Dito sa Queenstown. Wala sila masyadong hugot sa buhay. Kaya natutuwa ako sa pagkakaisa nila sa mga Pilipino dito sa Queenstown. Yan naman yung obserbasyon ko lang. Baka yung ibang lugar, meron din pagkakaisa. Pero bagay na dapat tularan yung ating mga Pilipino community rito sa Queenstown. Pakawan. Ulitin ko, yung nagbibigay ng kape sa akin sa Starbucks, thank you. Pilipino yun. Kasi meron daw siyang libreng limang kape isang araw. Kasi sabi ko, wag na. Ako, magyayadban na lang ako. Sabi niya, hindi, meron akong limang kape. Hindi naman ako minum ng kape. Kaya ako nagkakaroon ng kape gabi-gabi doon sa ating kababayan Pilipina sa Starbucks. No? At ulitin ko, kung kayo mapapasyal, mga kababayang nanonood sa Pilipinas o sa buong mundo, kung kayo mapapasyal sa Queenstown, New Zealand, meron po dito smoke out, sizzling grill and pizza. Pag-aari na ipinagmamalaki ko na Pilipino, ikinataguyod ang kanyang sarili dito sa New Zealand. So, yan po si Mark Rio at ang kanyang wife, Chef Levy Cabrera. Sa Campi Community, si Kapawardi, si Patrick, lahat kayo, binabati ko. At ano pa, tapos na tayo.
mga kababayan, back to tayo Sunday. Andiyan na ako. Oh, Julius, ano, meron ba tayo mga, ano dyan, mga, linisin mo din yung New Zealand, Yorme, sabi ni Jazz Peña. Ang linis. Alam nyo dito, ang linis-linis, ha? Nako, Diyos ko, alas 4 pa lang ng umaga, oh, naglilinis na sila. Alam, Pilipino pa ang naglilinis, ha? Pilipino. Oh, sino nga pangalan nun? Paolo. Oh, si Paolo. Oh, yan. Oh, dati siya naglilinis dito tuwing alas 4 ng umaga. Oh, yan. Oh, sige, Julius, meron ba dyan mga pabati? Veronica Isayas ng RTB Malacañang. Oh, binabati kita. Yan. Congratulations, ha? Sa Malacañang. Okay, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabihin nyo sa kanya, ang galing. Basahin nyo yung The Economist. Ang Kapitolyo ng Bansa kung saan nasa loob ng Maynila ang Malacañang. Oh, dahil sa effort ng ating Pangulo at sampu ng kanyang mga sekretaryo at ang local government unit ng lungsod, number 43 na ulit. Out of 60. Oh, from 55 ah, of 2017. Ngayon ay number 43 na. Konti pa. Go for the gold. Oh. Angelica Contapay, oh, from Macau, China. Oh, yan. Sige. Mukhang marami ng papabati, ha. Ano? Oh, kay Miss Rimuso. Oh, ayan, ng Quezon City, binabati ko kayo. Oh, Rose Ann Francisco Dizon. Rose Ann Francisco Dizon, pa-shout out Idol Mayor. Ayan, oh, ayan na. Kita ko sa monitor. Oh, sige. Meron pa? Renz Domingo, ako din, may, ako din Yorme, lilipat na ng Maynila. Boy Escalona, enjoy your vacation, Mayor. Eh, ano lang, actually, 5 araw lang. Eh. Pero marami naman ako natutunan. Mayor, pabati po, Jojo Robrigado at Dimple Labayan. Ayan. Happy birthday, Ma'am Dainey. Ayan. Jubet of LGU. Saan yun? Hindi ko napansin yun, ha? Taga-Albay. Elaine Laktaw Paraon. Pabati, Yorme, from Christchurch, New Zealand, Paraon family. Joyce and Dix Bilia. Mayor Isko, pasyal ka sa, dito sa amin sa Queensland, Australia. Ken... Amalia Nicolas. Oh, yan. Oh, sige, ang bilis ng ano eh. Christian Turingan. Teka. Medyo mata. Christian Turingan, photographer ng PIO. Oh, Christian, ha? Talaga, ha? Kailangan batiin ang sarili. Christian. Okay. Oh. Hi. Perez family from Robert Perez. COS Sir Chavez din po. Oh, Chief of Staff Sir Chavez. Oh, hi. Rona Olis Raimundo. Oh, yan. Ito, Mel Alayon. Oh. Pakisayos. Oh, ito maganda to, ha. Oh, take note nyo, take note nyo. Mel Alayon. Manila Sacramento Library. Sa Zamora Street, Paco, Manila. O, palinis nyo daw. O, yan, ha? Irma Antonio, Hong Kong Agnes Colardia from Dubai. O, yan. Teka, may nakita ko kanina. Teka lang, ha? Ito. Peralta Ulep, Dunungan Hyacinth. Ayun ko kung naman yung basa doon. Hyacinth. God bless you and your family. Watching from Brisbane, Queensland, Australia. Belated happy birthday, sino? Sino yung belated happy birthday? Man Hugo. Oh, yan ha. Oy, kakain na ako. Oh, malapit na yung ano. Sa mga taga Moriones Tondo, ang mga nanonood. Bu Hernale. Oh, Larry Manyosa. Jomar Rebukas. Jowin Malabuyak ng Uber Cards. Dito sa Wellington, New Zealand. Uber Wellington. Jowin Malabuyok. Laking Santana, John Kenneth Desalba Dorado, Laking Santana, Corazon Nono from Singapore, Port Tadjos, Tadjos family from Cavite.
Oh, yan. Palinis ang double parking sa kalsada, court, gitna ng kalsada, Reggie Acedera Celosa. O yan, ha? O sige. O last. O, meron pa ba? Helen de los Reyes. Barcelona, Spain. Ba? Lee Temporal from Dubai. Jan Calendas from Dubai. Saudi Arabia, Jimbo Cajas. Kerliel Delioso. Kerliel Delioso. Annalisa Reyes Ginto from Melbourne, Australia. Grace Grace from USA, Kansas. Yan. Okay. Faye Batika, Bahrain. Wilson de Guzman. Mabaho ang hangin at ang daming kalat. Saan kaya yun, Wilson de Guzman? Pearly Mojico from Hong Kong. Ay, hulaan ko. Sa mabaho, wala siya sinabi. ingat po lagi. Dubai, UAE. Aslib She. Yan. From Anaheim, California. Rupert Neil Sagala. Epi Salazar from US. Isaac Gratuito from Kuwait. Barbie Achenza. Maynila yan. Faye Dotilios from Queensland, New Zealand. Di ba Australia yon? Queensland. Queenstown to eh. Anyway, kung saan man yun. Mainit na pagbati, pinabot ko sa inyo, Malay, keep safe from Invercargill. So anyway, so meron ba tayong na-miss out? Okay naman, no? Oy, meron akong nakalimutan, ha? Kailangan kong pasalamatan ito kasi ito yung mga PWDs. Tapos na po ang training ng PWD, yung first setup, no? Maraming salamat sa EduLinks. EduLinks Corporation at Accenture sa pagsuporta sa aming programa kasi ito yung mga ano, anong tawag doon? Mga PWDs natin na train nila. Para sa call center. At congratulations. Yay! Palakpakan kayo diyan. Palakpakan ulit. Bakit? Delayed ang palakpak nyo. Ginawaran din ang lungsod ng Maynila. Ito, sabi ko sa iyo na miss eh. Ginawaran din ang lungsod ng Maynila ang selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko ang TAS 3. Congratulations sa ating mga kawani, ha, ng pamalang lungsod ng Maynila. Ang dami natin nakukuhang award ngayon, ha? Congratulations sa mga kasama kong empleyado sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat po, Komisyon ng Wikang Pilipino. Yan, sila po ang nagbigay ng gawad parangal sa lungsod ng Maynila, selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko Antas 3. Yan, ha? Yes! Seal of good public service o public or something. Grade 3. Tagalog eh, grade. Ako pa tinanong mo sa English. Si 25 ko nga grado ko sa English. Magaling ako sa math. Eh, bata pa lang, mathematician na ako eh. Eh, ba't naman ako hindi gagaling sa math? Di ba? Lucky 9, 41, Pusoy, Pusoy 2, Stone Eats, Cara Cruz, Palmo, Tanching. Di ba? Lahat yung mathematics. No. Kaya muli, sa ating mga kababayan, ayan po ang lingguang ulat natin dito sa Capital Report. Kami po ay masaya. Maraming salamat kay Vice Mayor Hany Lapuna sa pagtugon niya sa ating mga panawagan, tagubilin, habang tayo limang araw na nagpapahinga, ngunit hindi rin nagpahinga dahil puro pagmumuni-muni at pagmamasid, mga bagay na pwede natin matutunan dito sa ibang bansa, yung mga good practice. No? So muli sa ating pulis, maraming salamat sa inyo, General Danao, kay Major Ibay, panatilihin niyong tahimik, panatag, maayos, malinis, maluwag ang lungsod ng Maynila. Kimbay Bantagan ng Maynila. With your help.
sa ating mga city engineering, city employees, lahat kayo. Simula sa ating mga katulong sa banyo, ating mga staff sa banyo, hanggang sa mga direktor, supervisor, at saka maraming salamat sa mga ngiti ng ating mga doktor, nurse, mga health workers. Tinutugon ninyo ang aking panawagan na lagi kayong ngingiti sa ating mga pasyente, lalo na yung mga mahihirap na may sakit. Maraming salamat sa inyo. Magtuloy-tuloy po kayo. At yung panawagan ko kay City Administrator Felix Espiritu o lahat ng palengke, linggo-linggo. Maraming salamat sa Lamoyan Industry. Yung Happy Toothpaste. Nagbigay po sila ng 100 bucks na deodorizer. Yan po ay libu-libong bagay o libu-libong bote na makakapagpalinis ang ating mga palengke. Lamoyan Industry by Cecilio Pedro, maraming salamat sa iyo sa tulong mo. Natanggap na namin 100 boxes galong-galong detergent at deodorizer para manatiling malinis ang ating mga palengke. City Administrator Felix Espiritu, inaatasan ko kayo na bukas sa bukas, Sabado, linisin ang lahat ng palengke ng lungsod ng Maynila. Meron na ho tayo mga sabon dyan, deodorizer, panlinis ng mga bakterya, para manatiling malinis ang pamilyang bayan na mga mahihirap nating kababayan sa lungsod, mga talipapa, mga labas ng palengke, linisin po ninyo yan. Sa labas ng mga ospital, linisin po ninyo ang inyong kapaligiran, ang inyong mga nasasakupan. Muli, sana magtuloy-tuloy ang ating mga SK chairman, mga barangay official, na linisin ang inyong mga kanyang barangay. Huwag nyo na pong ako pa pumunta sa barangay ninyo at ituro ko sa inyo kung paano tamang paglilinis ang ating kapaligiran. So yan po yung ating panawagan sa ating lahat. Sapagkat mga kababayan, hinihingi ko po ang tulong ninyo dahil hindi ko po ito magagawa na mag-isa. Hindi ko po ito kakayanin mag-isa. Kailangan ko po ng tulong ng lahat. Kaya po sa inyo, mga kababayan ko, tulungan niyo po kami. Nakikiusap po. Wala pong magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Kaya po sana sa inyo, unti-unti po nararamdaman natin ang kaligayahan ng ating mga kababayan Pilipino sa buong mundo. Kaligayahan ng ating mga kababayan Pilipino kapitbahay sa siyudad ng Maynila at katuwaan at kaligayahan ng mga tagalungsod ng Maynila sa mga nangyayari sa lungsod. Pero hindi po magtatagumpay ng wala. Kaya po panawagan ko, buong kababang loob, nakikiusap po ko sa inyo. Tulungan niyo po kami sa ating pong mga kawani ng pamahalaan, kila Director Kenneth Amorau, kila Engineer Andres ng City Engineering, kay Engineer Randy, araw-araw po, panatilihin yung maliwanag, malinis, maayos ang ating mga kalsada. Sa mga iba pang kawani ng pamahalang lungsod, maraming salamat sa inyo. Gampanan po ninyo ang inyong tungkuling inatang sa inyo ng serbisyo sibil. Kaya po sana sa inyong lahat. Hanggang sa muli, back to work na po tayo itong weekend. Maraming salamat sa pagtugon ninyo sa mga tagubilin ko habang ako po ay ikalimang araw na nagpabakasyon. Hindi rin mo ako mapakalit, parang sinisilihan din ang puwet ko dahil nga hindi po ako sanay sa ganitong bagay na nagpapahinga. Magkaganon pa man, dininig ko lamang ang hiling ninyo, mga kababayan, makapagpahinga saglit. Pero hindi po natin nahayaan na habang tayo ay nakatalikod, ito mga marurumi ang isip. Ito mga lumilinya sa madilim na bahagi ng lipunan. Huwag kayo magsipag-piesta, may kalalagyan po kayo sa pamahalang lungsod ng Maynila. Kaya it's either tumigil kayo o lumipat kayo na ibang syudad. Hindi po kayo po pwede sa lungsod ng Maynila. Hahabulin po namin kayo. Hindi po namin kayo papayagan na guluhin ng Maynila. Hindi po namin kayo papayagan na sabutahin sa butahe ang ginagawa ng pamahalang lungsod. Tigilan nyo na yung pamumulitika. Magtrabaho na lamang kayo. So, sa inyo po, mga kababayan, maraming salamat. Ang katagumpayan ng lungsod ng Maynila ay katagumpayan ng bawat Pilipino. Hindi lamang ho namin mga taga-lungsod ng Maynila.
Ang Maynila po ay kapitolyo ng bansa, mukha ng bansa, window of opportunity. Help us to be better. Kaya po, muli, see you next week. See you soon. Gising-gising na ulit. Bili na ulit ng toothpick. Pantusok sa mata. Yung gising. So, maraming salamat sa inyo, John, Julius, sa PIO, sa po ng iyong mga staff, kay Director Kenneth. O yun, si Kenneth. Salamat. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Isko Moreno, ang alkalde ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat po sa inyo. Manila, God first. Bye.